Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban Sabungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang simpleng tips para sa ating mga backyard breeders. So kung makita natin dito, mayroon tayong ginawa na flying pins, no? Gawa po sa Hawaiian. Napakamura lang po. Mayroon kang 200 pesos isang isang fly pins na. Dito po sa amin napakamura po ang ating mga kawayan. Kaya kawayan yung ginawa natin, ano? Simple. Kailangan may sim para hindi mainit yung mainitan yung manok nyo. Lalong-lalo na ngayon na napakainit po. 40 hanggang 47 po yung init sa ngayon. So mga kasabong, papakita ko sa inyo na dito po nanggaling ang sinali natin sa 5 cucks derby. So 4 wins, 1 loss sa Dayaw. Sa piyesta po ng Ruhas Capiz 5 cucks. Ipapakita ko sa inyo yung mga manok na ginamit natin. So mga kasabong, simplihan po ninyo. Kung kayo po'y backyard breeders, kagkamukha nito, wala pong damo yan. So ang gagawin ninyo, kulang sa nutrients yung manok ninyo. Kailangan nyo lang, bigyan ninyo ng supplement. Yung mga vitamins and mineral na supplement. Marami dyan. Maraming binibinta dyan, no? So, ganito yung area ninyo, bigyan ninyo ng supplement dahil wala pong damo. Ganun po yan. So, mga kasabong, papakita ko sa inyo yung ating ginawang flying pins na napakamura. Halagang 300 lang po yan. Kung kasama po yung sim, dahil nga 180 yung isang sim, it cost only 400 to 500 pesos. Ayan. So bilang isang backyard breeders, hindi naman kailangan na may manukan ka talagang farm kung wala ka. So ayusin nyo na lang. Kayo na lang mismo. Ayan. Papakita natin. Ayan mga kasabong, ano? Napakasimple po, ano? Ito. Ayan. Kailangan may sim. Mayroon ka rin. Ayan. May tubig ka rin. Ayan. Kailangan maiinom sila. Always present po yung tubig. Napakasimple po. Ano lang, buti po ng Coca-Cola yan. Ayan. Ayan. May tubig. Pagkatapos kumain, ilagay nyo lang rito yung mga pakainan nyo. Linisan ninyo. Ilagay sa taas. Simple lang po yung fly pins natin, no? Pag nagbreeding tayo, dito natin ilalagay. Pwede. Yan. Makita ninyo. Mga kasabong, dito po nanggaling ang inano natin, ginamit natin sa 5 cucks. Kita nyo? Apak tari po, dalawang paa. Natusok din po yung isa. Yun yung isa. Ito yung pangalawa na nanalo. Nandito po sa kanang daliri niya. May sugat. Ayan. Ayan mga kasabong. Ayan mga kasabong. Oh. Ayung daliri niya. Ayan. Bumaga yung daliri niya.
palasing-singan. Yung isa, ayan. Paika-ika dahil may sugat yung paa. Ganun lang po kasimple mga kasabong, ano? Ayan. Mayroon lang kayong flying pins, mayroon lang din kayong lagayan po ng inyong mga manok pagka emo. Ayan. Para po sa mga kagaya kong backyard lang, ganito lang po ang gagawin ninyo. Sa pagmamanok po, hindi na kailangan classic, mahal po yung gamit ninyo. May flying pins lang kayo, may bitawan kayo, mayroon kayong keeping area para po sa inyong mga papahinga na manok. Ayan, ayan. Ganyan lang kasimple. Ayan mga sisiyo. Ayan. Ayan. Ang importante lang po mga kasabong, alam ninyo ang proseso ng pagsasabong. Dapat may knowledge din kayo. Kung may manok kayo, weekly ninyo na ibibitaw yan. Huwag ninyong kain lang ng kain na walang ginagawa. Pagka nag-kondisyon kayo, 2 times a week ninyong ibibitaw. Ako, nagbibitaw talaga ako sa umaga. Walang pakaskas-pakaskas pagka wala pang schedule. Bitaw lang sa umaga or sa hapon wala pang kain. Ganun lang po. Pagka walang damo na kagaya nito, bigyan ninyo ng suplemento, vitamins and minerals. Ganun lang po. Masarap na pagkain. Yan. Yan lang po ang sikreto. Alam ninyo mga kasabong, oh, natalo natin yung mga breeders. So meaning, okay yung knowledge natin regarding sa pagmamanok. Naiintindihan natin. Ang importante lang naman talaga sa pagmamanok ay naiintindihan ninyo kung paano ninyo erase, no? Palakihin ang manok ninyo na pag inilaban ninyo makakumpit po kayo sa mga big time para at least hindi naman kayo kawawa. Ayan. So mga kasabong, tandaan lang natin ang ating mga simpleng tips, ano? Kung may manok kayo, may fly pins dapat. Kahit mura, gagawa kayo. Ayan. Simpleng flying pins lang po yan. Pero, napaka importante po sa ating mga manok pansabong. Ayan. Doble na nga yan, no? Pwedeng pang breeding pins. Ayan. Ayan. Panalo natin yan sa 5 cocks. Ayan. Simple lang. Napakaliit na lugar. Pero, pag alam ninyo ang ginagawa ninyo, ay para na po kayong big time na malaki ang manukan. Ayan. Maraming salamat pala sa ating mga viewers at saka subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo dahil para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. So, maraming salamat po sa inyo.